So ngayon pala, pupunta ako sa Philippine store dahil kailangan kong bumili ng gatas ng bunso ko. Kasi hindi pa siya umiinom ng fresh milk dito. Hindi niya pa type yung fresh milk dito. Kaya kailangan kong pumunta sa Philippine store at bibili ako ng Bear Brand. So samahan niyo ako at itutur ko kayo sa Korea. So see you later. Sa taas, World Mart. So, let's go na. So, ayun siya, World Mart. 2, 4, 6, 8 na klase ng mga paninda na niya. Ah, I mean, iba-ibang bansa. International food. So ngayon, nagpaalam ako dun sa amo nila na kung pwede mag-video. Hindi ako makakalabas dito ng walang dala. Lagot ako. So ngayon, dahil kailangan ko naman ng nasal screen, ito na lang bibili ko. Diba? Nakakainis. So lang hinahanap kong Bear Brand. Yun pa naman talaga yung target ko dito. So ngayon, magbabayad lang ako. So nakabili na ako. Pero nakainis talaga. Wala yung hinahanap ko. Otok eh. Otok ka, G. So, no choice ako sa Sunday. Kailangan ko maghewa. It means po yung hewa. Lugar po dito yon. Sa Hewa Church. Marami rin nag... Every Sunday, merong nagtitinda ng mga Philippine product doon. Marami doon. So, no choice. Kailangan kong pumunta doon para bumili lang ng Bear Brand ng akin Unica Iha. So ngayon, anong oras na ba? Parang gusto ko munang pumunta sa palengke. Kaso ang lamig talaga. Kasi sa totoo lang, ito lang talaga yung habol ko, yung Bear Brand. Yung Bear Brand lang pala habol ko. Ay, napagastos tuloy ako nang wala sa oras.
Ah, alam ko na. May isa pang ano rito. Philippine store. Maja. May isa pang Philippine store dito. Doon nga lang sa loob ng palengke. So, puntahan natin. Okay, let's go. So, ano bang araw ngayon? February 18, di ba? So, sa kabilang store, wala silang Bear Brand. Dito naman, OMG. Sarado yung World Store. Not lucky day for me. Ah, nakakainis talaga. So, anong gagawin natin? So, no choice. Kailangan kong sahewa na lang ako sa Sunday. Sa Sunday na lang ako bibili ng Bear Brand. So ngayon, anong gagawin natin? So uwi na. My favorite. Favorite ko kaya ito. Sunday. Okay. Sad naman ako ngayon. Ang lamig-lamig pa naman. Ang layo pa naman ang pinuntahan ko. Wala ako mabibili. Ah, nakakainis talaga. Nainis talaga. So, no choice. Umuwi na tayo. Inday. Alam mo, maiyak na talaga. May nakita ako isang World Mart. Parang bago siyang store. Wala pa rin Bear Brand. Ano ba yan? Ano ba nangyari ngayon? Naiyak na talaga ako. Parang bago lang siya kasi wala pa mga price. Katulad ng Piatto. So much is the price. Ah. Ano ba nangyari sa akin ngayon? Ano ba nangyari, Inday? Wala akong mabila ng gatas. Meron daw silang ano, Uyo Karo. It means yung gatas. Buti na lang tinanong ko. Pangatlo na to ha. Pangatlong store na yung pinuntahan ko. Buti na lang nagtanong ako. Ngayon, hinihintay ko siya. Sabi niya meron daw silang Uyo Karo, ibig sabihin gatas. Powder na gatas. So, hintay natin si Kuya kung totoong meron. Ah! Gumawoyo! Olmay, oh. Ano? At last, ano ba yan? Ano ba nangyari sa Bear Brand? Ba't wala? Meron akong nakita. May nakita na ako. Natutuwa naman ako. At least, Bear Brand. Ilang grams na ba ito? 30 grams. Ay, ba ako yung inyong. Yuki, palcha na ang yun? Olmayo? Iga, olmayo? Palcha na. Palcha na na. Okay. Thank you.
sabi ko kay Kuya Juwayo. It means good. Kasi nakahanap din ako ng ano, ng gatas, OMG. Super, super happy. So kahit medyo maliit yung gatas, okay lang. Kasi ilang araw nang hindi umiinom ng gatas yung anak ko. Grabe, sulit. So ngayon dahil nagugutom na ako, kailangan natin maghanap ng makain. Dahil nagutom si Inday sa paglalakad at paghahanap ng Bear Brand at pwede nang kumain, so ngayon ang first food trip is fish cake. Fish cake ang tawag dyan sa street food na yan. So ang isang piraso niyan ay 700 won, at saka masarap siyang kainin pag winter, lalo na yung sabaw dahil nga sa malamig. So isa lang yung kinain ko dahil mamaya magtitingin ako ng ibang food para hindi ako masyadong busog. So ayan, tapos nang kumain. So it's time to pay na. So masarap siya kapag ano talaga, pag winter, kasi nga mainit-init na sabaw. So next food trip naman tayo. So next naman is ang tawag dyan ay ingo pang. So ingo is naming yun ng isda, tapos yung pang, it means bread yon. So ingo pang. So masarap din siya kapag winter dahil mainit-init. So may palaman siyang beans na, tapos iba-ibang klase, sa iba may chocolate, may cream. So masarap din yung pag winter. So ayun, kain-kain lang si Inday. Satisfied kasi nakabili ako ng Bear Brand. May papakita ako sa inyong hagdanan. Nakapag-ina pa kami hagdanan, meron siyang tunog. Para siyang piano style. Ayun. Di ba nakakatuwa? So ngayon, wow! Bawat dumadaan sa hagdanan, ito yung counting. May counting siya. So ano na to? 31,000 step. So di ba? Nakakatuwa. Astig. Dahil anong oras na rin ako nakauwi, mga past 1 na yan. So, gustong-gusto ko na talagang umuwi. So, nag-takeout na lang ako ng food. Hindi yan, alam ko hindi siya Korean style yan. Ang toppings niya is hipon, tapos may gulay. Tapos ang lasa niya medyo matamis. At saka 6,000 won lang siya, isang serving. So, okay naman dahil hipon siya, paborito ko yon. So ayan, nagutom si Inday, kain uli siya. So ayun na nga, super happy talaga ako ngayon kasi ilang araw nang hindi umiinom ng gatas yung anak ko. So salamat at nakakita ako ng Bear Brand. So hanggang dito na lang at salamat sa panunood. Sana huwag kayong magsawang manood ng video ko kahit medyo hindi maganda, pero ay tinatry ko naman, nag-iisip ng ibang idea kung anong pwedeng ipakita sa inyo. So kung ano yung gusto nyong maipakita ko dito about sa Korea, comment lang po kayo dyan sa baba at itatry ko na gawin. So hanggang dito na lang. So salamat at huwag nyo pong kalimutan na mag-subscribe sa channel ko. Okay. Bye.